Malapit nang magpasya ang Commission on Elections hinggil sa petisyon laban sa kandidatura ni presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. Ang Lacson-Soto tandem naman, hinimok ang mga botante na piliin ang kandidato na may sapat na kakayahang ipatupad ang batas. Habang si Senador Manny Pacquiao naman, mabilis na internet ang pangako. Ang iba't ibang aktibidad ng mga kandidato, alamin sa detalye ni Eunice Samonte. Rise and shine, Eunice! Parehong ibinasura ng Commission on Elections, Second Division, ang hiling ng petitioner at respondent sa unang petisyon para sa kanselasyon ng COC ni presidential aspirant Bongbong Marcos na inihain ng grupo ni Father Christian Buenafe. Sa kautusan na may petsyang December 13, hindi pinahihintuluta ng Second Division ng hiling ng petitioner na mag-issue ang Comelec ng subpoena na mag-aatas sana sa Quezon City Regional Trial Court, Court of Appeals at Bureau of Internal Revenue na maglabas ng mga dokumento tungkol sa tax case ni Marcos noong 1991. Ibinasura din ng Second Division ang hiling ng Kampo ni Marcos na magkaroon ng face-to-face argument sa paglilitis ng petisyon. Sa ngayon, bibigyan ng 5 araw ang dalawang Kampo upang makapagpasa ng memorandum sa Comelec. Matapos nito ay saka pa lamang makapagpapalabas ng resolusyon ng Comelec para sa unang petisyon sa kanselasyon ng COC ni dating Senador Marcos. Ang Lacson-Soto tandem naman hinimok ang mga botante na piliin ang mga kandidato na may sapat na kakayahan para ipitupad ang mga batas. Si Senator Panfilo Lacson kasi na tumatakbo bilang pangulo at ang running mate niya na si Senate President Vicente Soto III ay may 42 taong pinagsamang karanasan sa Senado kaya't siniguro nila na may patutupad nila ang batas na kanila ring ginawa. Samantala, si Senator Manny Pacquiao naman nangako na pabibilisin ang internet ng bansa. Dismayado kasi si Pacquiao sa mabagal na internet, kaya naman prioridad niya ang pagtatayo ng maayos na broadband infrastructure at gumawa ng regulasyon para obligahin ang mga telcos na palakasin ang kanilang serbisyo. Umapela naman si presidential aspirant Calio Didi Guzman sa lahat ng kandidato sa eleksyon na itaas ang electoral discourse kaugnay sa mga konkretong solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Giit ni Calio Didi, huwag gawing panatiko o fans club ang mga botante. Sa Antipolo City, dumalo naman ang grupo ni presidential aspirant Manila Isko Moreno, kung saan inilatag nito ang ilan sa kanyang mga plano sa oras na manalo sa hatol ng bayan 2022, kabilang na ang pagpapatuloy ng mga magagandang nagawa ng administrasyon. Isa namang volunteer headquarters ng tambalang Lenny Kiko ang binuksan sa San Fernando City, Pampanga. Mismo ang magkatandem na sina VP Lenny at Senator Kiko Pangilinan ang nanguna sa pagbubukas nito na anila'y makapagpapalakas ng kanilang mga supporters. Samantala, isa sa dalawang Pinoy ang naniniwalang maibabalik ang tradisyonal na politika sa tulong ni presidential aspirant Bongbong Marcos o kaya ng kanyang katunggali na si Vice President Lenny Robredo na tumatakbo rin sa pagkapangulo. Sa hiwalay na survey, 40% naman ng mga Pilipino ang nawalan na ng pag-asa at gusto nang umalis ng Pilipinas para lumipat sa maayos na bansa dahil sa magulong politika. Ang Tanghera Survey ay isang award-winning research company na nagbibigay ng mabilis at madaling data gathering sa tulong ng mobile application. Eunice Samonte para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.